ikaw ba'y naghahanda ngayon para sa iyong demonstration pitching? Or ikaw ba ay nag-a-apply at kailangan mong maghanda para sa iyong demonstration pitching kasi parte ito ng evaluation criteria ng Department of Education? Yan ang ating pag-uusapan. Stay tuned and keep watching. Welcome mga ka-teach sa ating panibagong vlog. Ngayon ay pag-uusapan natin yung demonstration teaching tips and reminders. So bago ako magsimula sa aking diskusyon tungkol sa demonstration teaching, kung hindi pa kayo parte ng aking YouTube channel, paki-subscribe naman po at bigyan niyo ako ng like. At kung meron kayong mga concerns, just drop or comment. Ngayon, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa demonstration teaching. Yung demonstration teaching ay napaka-importanting bagay, lalong-lalo na para sa mga nag-a-apply sa Department of Education kasi ito ay parte ng evaluation criteria ng DepEd ranking. At para naman sa mga nasa DepEd na, yung mga observation of classes natin ay napaka-importante o essential din ito kasi ito ay part ng ating IPCRF. So, meron tayong mga pagpapakitang turo, no, sa bawat markahan or grading period. So, ngayon ay pag-uusapan natin yung demonstration teaching tips and reminders. At bago magtapos ang ating diskusyon ngayon ay meron akong ibibigay na tip o isang bonus tip or reminder para sa mga nagde-demonstration teaching. Okay, so huwag na natin patagalin pa. So, ang una, please write your own lesson plan. So, napaka-importanting maintindihan natin, napaka-importanting ating malaman na kapag ikaw ay nagpapakitang turo o nag-demonstration teaching, ikaw man ay nakapasok na sa Department of Education or ikaw ay nag-a-apply pa lamang, kailangan malaman mo na napaka-importante na ikaw yung nagmamay-ari ng iyong lesson plan. Bakit ba? Pwede namang mag-download. Pwede namang hindi na tayo magpapastress. Pwede naman tayong mag-click-click na lang at mag-download ng ibang mga lesson plan. Meron namang mga lesson plan marami sa internet. Totoo yon. Pero na ang sariling lesson plan natin ay napakahalaga sa development ng iyong pagpapakitang turo o ng iyong klase. Kasi kapag ikaw yung nagsulat ng iyong sariling lesson plan, alam na alam mo, no, from the way you write it, no, papunta sa utak mo. So alam na alam mo yung development ng iyong lesson kahit pa meron kang makaligtaang iilan-ilan dyan. At magandang-maganda yung development ng lesson mo kasi naka-imprinta yan sa utak mo because you wrote it, no? And then it will transfer to your mind, to your brain. So, napaka-importante. Another one is kung ikaw yung nagsulat ng iyong lesson plan, so ibig sabihin meron kang personal touch dyan, no? Mga personalized touch, personalized style, at personalized techniques. So, marami kang magagawa, mailalagay doon na mga style at mga taste mo, no, na kung saan ito ay connected naman, no, sa bawat parte ng iyong lesson from preliminaries, no, hanggang doon sa evaluation. At kailangan huwag kalimutan na yung ating mga objectives ay merong connection talaga sa lahat ng ating mga developmental activities at yung ating evaluation. Kasi dyan natin makikita kung na-hit ba yung objectives natin para sa oras na yaon. Okay? So, ngayon naman, pangalawa ay preliminary at developmental activities are or should be clear. No? So, kailangan yung ating mga preliminaries ng ating lesson plan, ng ating lesson at yung mga developmental activities natin ay kailangan klaro. Anong ibig sabihin na kailangan klaro? Like for example, ang pasimula natin o yung mga tinatawag nating preliminaries, like meron ka bang prayer, meron ka bang mga
checking of attendance, checking of assignments kung meron, no, kung applicable 'yan, no, during that time. At yung ating mga developmental activities, like for example, doon sa mga drills natin, sa ating mga motivation part, hanggang matapos yung ating lesson. So napaka-importante na klaro, no, step by step talaga yung ating pagpaplano sa ating lesson. At kailangan tandaan na yung ating mga developmental activities ay konektado din sa isa't isa. At yung ating motivation, no, yung ating ay pwedeng mas maigi na kung ito ay merong malaking kaugnayan naman sa previous lesson, it should be connected, no? Kailangan konektado siya para mas maintindihan ng maigi ang iyong presentasyon o yung development ng iyong lesson. Okay, so yun ay napaka-importante. So isa pang sangkap, no, sa ating developmental activities, like for example doon sa mga drills natin, dapat maipapakita doon yung tinatawag na numeracy and literacy skills. Kung sasabihin natin literacy skills, ito po ay mga halimbawa, yung mga pagbasa, yung mga sounds, no, identification sa mga sounds, yung pronunciation, at iba pa. So, yun po, dapat ma-integrate yung tinatawag na numeracy skills. Kahit hindi naman language yung tinuturo natin, no, kailangan ma-integrate dyan. At yung numeracy, ano ba itong numeracy skills na dapat din natin i-integrate dyan, especially yung mga drills natin at sa iba pang mga developmental parts ng ating lesson. Yung mga numeracy skills ay halimbawa yung analyzation o pag-a-analyze, yung interpretation of data, no, yung pagbasa ng mga graph, no, at iba pa. So yun ay napaka-importante yung mga skills na dapat matutunan ng mga kabataan, ng mga estudyante natin. So yun ay dapat klaro. Uulitin ko, number 2, your preliminaries and your developmental activities should be clear or should be cleared, no? So yung pangatlo ay you need to spend quality time for the preparation of your instructional materials. Kasi minsan natatamad tayo, no? Lalong-lalo na sa mga nasa DepEd na, natatamad tayo na mag-prepare ng ating mga IMs. Kasi, sasabihin natin, madali lang yan kasi, ano naman, meron naman tayong mga projector at iba pang mga technological na bagay, mga digital na bagay na pwedeng gagawing IMs. Totoo yun. Yun ay malaking tulong sa ating mga instructional materials at malaking tulong din sa ating development, no, sa lesson natin. Kasi mas engaging yun, no, kasi mga technology yun. Pero sa purpose ng ating demonstration teaching, lalong-lalo na para sa mga nag-a-apply pa lang sa Department of Education, marami kasi. So ibig sabihin, limitado lamang yung pagde-demonstrate mo ng lesson mo. So minsan, yung ginagawa ay yung mga IMs, instructional materials na dikit-dikit na lang lahat, no, yung minsan. Kasi alam natin, hindi naman, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa probinsya, no, hindi naman natin kontrolado yung power, no, yung kuryente. Minsan nagba-brown out, no. So kung nagde-demonstrate ka at dependent ka lang sa mga teknolohiya, yung projector at iba pa, so paano yan, no? So kadalasan sa mga probinsya ang ginagamit kapag merong demonstration teaching, no, sa ranking ng DepEd ay yung mga instructional materials na diretso na mga dikit-dikit na, no, kaagad. So kailangan nating matutunan din na ang ating mga instructional materials ay napaka halaga, napaka-importanting bagay para sa ating mga mag-aaral, dahil ito ay magiging instrumento para magiging klaro yung ating mga leksyon na ituturo. At paalala din na kung tayo ay ng mga IMs natin, kailangan ito ay klaro, no, makikita ng huling estudyante sa likod.
kailangan ito ay meron ding mga artistic part, pero wag naman so sobra kasi kung shocking naman yan, makakakuha yan ng atensyon ng mga bata. Minsan tumatawa na yung mga bata, no? So wag naman sobra, okay? So yun lamang. Kailangan nating malaman na kung ang ating instructional materials ay plastado, malinis, klaro, ito ay may malaking impact sa ating mga kabataan, no, na nakikinig sa atin o nag o gumagawa, no, ng mga activity sa lesson natin. Okay? So napaka-importanteng bagay 'yan. At ito yung bonus tip natin. So kung kayo ay gumawa na ng inyong lesson plan, kailangan huwag ninyong i-memorize literally. Kasi kung ikaw ay nag-a-apply pa lamang sa Department of Education at nalaman niya ng mga screener o yung nag-i-evaluate habang ikaw ay nagde-demonstration teaching na familiar ka sa lahat, pati yung mga script doon sa iyong lesson plan, kabug yan, no? Kabug. Kaboom! So, ibig sabihin, minemorize mo lang yung mga detalye doon sa lesson plan mo. Try to familiarize all of those things kasi ikaw naman yung sumulat noon, ikaw naman yung kapitan noon, pero wag mong i-memorize literally kasi hindi naman maganda yun, no? Kasi nakakahalata yung ating mga screener o yung mga evaluators natin na nasa likod. So, importanteng tandaan natin na i-familiarize natin. At kung, yung sinabi ko na kanina sa unang point ko, kung dina-download lang naman natin yung ating mga lesson plan, kailangan magiging contextualize at localize yung ating mga lesson plan. Anong ibig sabihin ng contextualize? Ibig sabihin, kung ikaw ay nagda-download lang at nilagay doon, halimbawa merong mga activity doon na nilagay, escalator or yung mga ano pa yung mga bagay na makikita lamang sa syudad at ikaw ay nagtuturo naman sa rural areas, like for example sa mga bundok-bundok. So paano mo yan ipapakita sa mga bata? So you need to contextualize and localize all your materials and all your planning, no? Kasi importante yan para mas makakonect yung mga bata sa lesson mo. Okay? So, kung ang video ito ay nakatulong para sa iyo at para sa mga kasamahan mong guro na gustong mag-apply sa Department of Education o yung mga kaguruan natin na nasa Department of Education na, so please huwag niyong kalimutang mag-subscribe, hit yung notification bell dyan, tapos give me a big thumbs up and then just drop your comment below at huwag kalimutang i-share kung ito ay talagang nakatulong sa iyo. Ito ay very short video lamang, pero I hope this can give help to all of you there, especially those who are aspiring to enter the Department of Education. Muli po, ako po si Teach. Salamat sa panunood. Bye!